And praise God. Sige po, palakpakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank God. It's Thursday. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Ngayong umaga po, ating pong alayan ng isang napakagandang awit ang ating Panginoon, ang nagsasabing salamat, salamat. No, salamat. Kulang ang salitang salamat sa lahat po ng kabutihan na ginagawa po ng ating Diyos sa ating mga buhay. Praise God. Thank you, Lord. Sige po, awit po tayo ng panuring awitin. Praise God. God. Hallelujah.
Amen. Praise the Lord. Amen. Thank you, Lord. Pray, Panginoon, maraming salamat, Panginoong Diyos, na makapangyarihan sa lahat na gumawa ng langit at lupa, ang may likha ng buong sangkatauhan. Lord, tunay na ikaw ang Diyos na dakila, maasahan sa lahat ng panahon, tapat sa iyong pangako. Gumagawa ng mga himala at kamangha-manghang bagay sa aming buhay. Ang Diyos na may control ng lahat, ang Diyos na may hawak ng aming mga buhay. Panginoon, maraming pong salamat sa araw na ito. Lord, salamat sa napakayamang biyaya mo na kami po, Lord, ay makakalapit po sa inyo, makakarinig ng inyong banal, buhay, at makapangyarihang salita. Lord, sa umaga pong ito, kami po ay lumalapit, napapakumbaba, naninikluhod ang aming mga puso, Panginoon. Inaamin namin, Lord, ang aming mga kahinaan, ang aming mga nagawang kasalanan, Panginoon, sa inyo. Lord, patawarin niyo po ang bawat isa sa amin, sapagkat ang kasalanan, Panginoon, ay nagiging hadlang, Lord, upang hindi mo dinggin at sagutin ang aming mga panalangin sa umaga po ito. Patawarin niyo po ang bawat isa, Lord, sa mga nagawa naming mali, sinasadya man o hindi, Panginoon, maging ang mga sinabi namin, ikinilos namin, inisip namin, Panginoon, na hindi po nagbigay ng kaluguran sa inyo, patawarin niyo po ang bawat isa. Patawarin niyo kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang, Panginoon, sa inyo. Sa kawalan namin, Panginoon, ng devotion, Lord, sa pagbabasa ng inyong salita, personally, Panginoon, Lord, patawarin niyo po kami. Lord, maraming po salamat sa kapatawaran na ibinigay sa amin ng aming Panginoong Hesus, sa dugo na itinigis ng aming Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, Lord, upang kami linisin, hugasan, at gawing karapat-dapat, Lord, makalapit sa inyong banal na trono. Lord, maraming pong salamat. Pagpalain mo po ang umagang ito ng morning prayer and devotion, Panginoon. Alam namin na kanina pa lamang, Panginoon, hinihintay mo na ang bawat isa, Panginoon. Lord, maraming pong salamat sa pag-ibig mo, sa pagmamahal mo, Lord, sa katapatan mo sa aming mga buhay. Pagpalain mo, Lord, ang anak mo na gagamitin mo ngayong umaga upang ipahayag, Panginoon, ang napakaganda na mensahe mo, Panginoon, para sa aming lahat. Lord, gawin mo po siya, Panginoon. Lord, karapat-dapat, even her lips, Lord, her life, Panginoon, Lord, i-anoint mo po, O Diyos, ang kanyang buhay at itago mo siya sa likod ng iyong krus at ikaw ang makita at maparangalan, Panginoon, sa kanyang buhay. Maraming pong salamat. Pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa. Magkaroon kami ng bukas na tenga, Panginoon. Maging aming puso't isipan, Lord, handang makinig ng inyong salita. Ito po ang prayer namin in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Isang mapagpalang araw po ng Thursday sa inyong lahat. Ngayon po ay June 17, 2021. Ngayon po ang ika-94th day po ng morning prayer and devotion. Purihin po ang Panginoon. Ngayong umaga po, alam niyo po na ang Diyos ay hindi po nauubusan ng mensahe upang tayo po ay patuloy na gawing matatag, malakas, matapang, lalong-lalo na po sa panahon ngayon ng pandemya. Kahit po may vaccine na, di po ba, marami po akong nababalitaan na nagkaka-COVID pa rin pala kahit po may vaccine na. So, kailangan po natin yung wisdom na ibinibigay po sa atin ng ating Panginoon. Ito po ay ating gamitin. Mag-ingat pa rin po tayo kasi po yung buhay na ito ay inilaan upang maparangalan at paglingkuran ang ating Panginoon. Ngayong umaga po, i-welcome po natin at palakpakan po natin ang Diyos sa buhay po ni Geraldine Gallardo. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise God. Narinig niyo po ba ako? Narinig niyo po ako? Opo, narinig po namin. Thank you po. Ay, sorry po, akala ko po. Yan, hallelujah, praise the Lord. And magandang umaga po sa bawat isa.
Ayan, nakapag ano na po ba tayo? Stretching at nagising na po ba tayo? Ayan, sige po. Ngayong umaga, ang pag-uusapan po natin, sino po ba sa inyo yung kapag merong mga, let's say, mga contest or yung may mga pinapanood tayo na mga games, sino po ba sa inyo yung gusto laging nananalo? Yung nasa winning side. Ayan, yung mga laging nananalo. Siyempre po, di ba, gusto po natin na lagi po tayong nananalo. Ayaw po natin na natatalo tayo. Medyo nakakasad, lalong-lalo na pag yung mga bata, no? Pag nakikita po natin na sumasali sila sa mga games or mga contest, gusto nila, mananalo ako, ayokong matalo ako. Tapos pag natalo, di ba po, iiyak? Di ba po, kadalasan, ganun yung mga bata, umiiyak pag natatalo. So, ano po ba? For today, pag-uusapan po natin, ang title is Win the Game. Ayan. Sige po, I will share my screen lang po sa video. Ayan. So, pag-uusapan po natin is Win the Game. So, sabi po dito sa illustrations, 15,000 illustrations by Polly Tan, ang winner versus loser. Ayan. So, sabi, first, a winner says, let's find out. A loser says, nobody knows. Ayan, ano nga daw ba yung pinagkaibahan ng winner sa loser? Ang sabi, winner, let's find out. Tignan natin, let's find out. A loser, walang nakakaalam niya, nobody knows. Number two, a winner, when a winner makes a mistake, he says, I was wrong. When a loser makes a mistake, he says, it wasn't my fault. No, sabi, pag yung winner, kamalian ko yan. I was wrong. Sorry. Kapag yung loser sinasabi, di ko yung kasalanan ha. Baka siya. Nanunuro pa, di ba? Yun ang sabi. Number three. A winner goes through a problem. A loser goes around it and never gets past it. So, winner daw, goes through a problem. Dumadaan lang yan sa kanya, yung problema. Pero ang loser, never gets past it. So, parang paikot-ikot lang. Kaya hindi siya nakakawala sa problema na yon. Number four, a winner makes commitments. A loser makes promises. Di ba po? Alam niyo po ba yung pag pinagkaibahan ng commitment sa promise? So, yung promise, pang ano lang siya, saglitan lang. Let's say, sige, promise ko sa'yo na kakain tayo. And hindi na, walang kasiguraduhan kung gagawin niya ba yon or hindi. Pero ang commitment, talagang dapat gagawin mo yan. Kasi commitment yan eh. So, ang mga winner, nagbimake ng commitment. And yung mga loser, nagbimake ng promises. A winner, number five. A winner says, I'm good. But not as good as I ought to be. A loser says, I'm not as bad as a lot of other people are. So, yung winner is humble. Pero yung loser, medyo okay. Parang ganun siya. So, number six, next po. A winner tries to learn from those who are superior to him. While a loser tries to tear down those who are superior to him. So, yung mga losers, sila yung gusto nilang matalo talaga yung superior sa kanila. Pero yung mga winner, gusto nilang mag-learn from their superiors. Next, and not, last but not the least, a winner says, there ought to be a better way to do it. And a loser says, that's the way it's always been done here. So, yes, maraming pinagkaibahan yung mga losers sa winners. And ano ba talaga yung nagme-make a winner as a winner and a loser as a loser. So, for today, pag-uusapan natin is win the game. And ang sabi sa 1 Corinthians 9 verse 24, sabi, Do you not know that in a race, all the runners run, but only one gets the prize? Run in such a way as to get the prize. So, itong buhay po natin is para po siyang takbuhin. Yes, marami po siyang mga struggles, maraming mga obstacles tayo na pagdadaanan. Pero we must run in such a way
as to get the prize. Dapat tatakbo tayo na parang tayo ay may prize, na parang tayo ay, para tayo ay manalo, hindi tayo tatakbo sa buhay na to para tayo ay matalo. Diba po ba? Ayaw po natin na sa dulo ng buhay natin, tayo ay mabibigurin. Siyempre, gusto natin na tayo ay manalo, tayo maging makita natin si Jesus face to face. Ayan. So, we must run in such a way as to get the prize. So, meron po tayong common hindrances kung bakit tayo ay hindi nakakatakbo sa takbuhin ng buhay natin ng maayos. So, yes, marami talagang mga struggles and challenges sa buhay natin. Pero, syempre, may mga ilan na mga bakit hindi ba tayo nakakalampas dun sa mga struggles na yon or sa mga challenges na yon. So, number one po is fear and lack of self-confidence. Very, very common po yan. Meron po tayong mga takot sa buhay natin. Meron din tayong lack of self-confidence. Ayan. So, ang sabi po, someone once said, the one thing worse than a quitter is the man who is afraid to begin. Ayan. Ayan po. The one thing worse than a quitter is the man who is afraid to begin. Kung sino pa po yung mas malala pa sa quitter, yun yung mga mas takot po magsimula. So, yun po. Kung tayo po ay may fear sa ating mga puso, of course, yun po yung magkukos po ng isang hindrance po sa atin para hindi po tayo makatakbo ng maayos. Diba po? So, kung meron po tayong mga fear sa ating mga puso, alisin po natin yan, isurrender po natin yan sa ating Panginoon. And ang Lord na po ang bahala dyan dahil first of all naman po, diba, hindi po dapat tayo magkaroon ng fear kasi meron pong magandang plano ang Diyos sa ating mga buhay. And of course, fear keeps a person from even starting to walk towards his or her goal. So, hindi po dapat natin i-allow ang takot sa ating mga buhay. Be assured that you have nothing to fear because no less than the God of all heaven and earth is by your side. Wala po dapat tayong ikatakot dahil the God of all heaven, the God who created the heavens and the earth, is on our side. Kaya wala po dapat tayong ikatakot. Believe in yourself because God believes in you. So kung meron po tayong lack of self-confidence and feeling natin hindi natin kaya, so may mga plano tayo na feeling nyo hindi po natin kaya, huwag po kayong mag-alala because God believes in you. If you don't believe in yourself, believe in yourself because God believes in you. Ayan. So, huwag po tayong matakot or huwag po tayong magdalawang isip na, of course, kailangan natin ipag-pray yung mga decisions natin if it's according to God's will. And of course, dapat tayo ay mamuhay according to God's will and of course, dapat maging kalugod-lugod ang ating mga buhay before the Lord. Ayan. So, number two, medyo mabilis lang po, no? Number two, kung ano po yung mga kadalasan ng hindrances po kung bakit hindi tayo nakakatakbo ng maayos is next, slothfulness. Ayan. So, slothfulness, kung alam niyo po yung animal na sloth, so kung nakikita niyo po yun, yung sloth po ay isang animal na laging natutulog. Ayan, so kaya, kaya yung, thus this word slothfulness, alam niyo po ba yung manana habit? Ayan, sa mga Pilipino, yung manana habit, mamaya na yan, sige, may uutos, tapos mamaya na yan. So, ang sabi ni Lord Chesterfield, know the true value of time. Snatch, seize, and enjoy every moment of it. No idleness, no laziness, no procrastination. Never put off till tomorrow what you can do today. So ang sabi, huwag tayong magsasayang ng oras. No idleness, wala dapat na
wala tayong laziness, no procrastination, yung mga last minute. Never put off till tomorrow what you can do today. Huwag nating ipagpapabukas yung kaya namang gawin ngayon. Di ba po? Lalong-lalo na ngayon na sa gawain ng Panginoon, na huwag po natin sasayangin yung oras natin. Huwag tayong kung meron tayong shesheran na kinoconvict sa atin ng Lord na sharean mo ng gospel yung kaibigan na to kasi kailangan-kailangan niya, pero wait lang, sinabi natin sa Lord, parang nakakaya naman, no? Pero sinabi natin, wait lang Lord, kasi parang nakakaya naman, parang hindi ko ata kaya, o kaya wait lang po Lord, kasi parang hindi pa ako ready. Eh, wag po natin sasayangin yung oras natin kasi hindi po natin alam, baka mamaya sobrang kailangan-kailangan niya na pala talaga ang word of God and hindi natin siya nasharean. So, never put off till tomorrow what you can do today. Wag po natin ipagpapabukas or sa mga susunod pa na araw yung kaya naman pong gawin ngayon. Diba po? So, wag po tayong magsasayang ng oras, lalong-lalo na sa gawain ng Panginoon na hindi po natin alam kung hanggang kailan yung buhay natin. And of course, gusto po natin na tayo ay mag-serve sa ating Panginoon. And of course, i-share ang gospel sa iba para hindi lang po tayo nakakaranas ng ganitong klaseng pamumuhay, kundi yung iba rin po nating mga kamag-anak, yung mga friends po natin na nangangailangan po ng Word of God. Ayan po. So, your time and energy are too priceless to be wasted. Doing nothing is a waste of time and energy. So, doing nothing is a waste of that time and energy. So, dapat may ginagawa po tayo. Things will not happen if you just sit and stare. So, hindi po magagawa yung mga bagay na yan, hindi po mangyayari kung tayo po ay nakaupo lang at nakatulala. So, you need to work now. So, just do it. Ayan. So, dapat po tayo ay magtrabaho, lalong-lalo na sa gawain ng ating Panginoon. Ayan. So, hindi po tayo mag-sustain na tayo-tayo lang dito po sa morning prayer and devotion. Dapat po tayo ay dumadami dahil nararanasan po natin ang pagmamahal ng ating Diyos sa ating mga buhay at gusto po natin yon ma-share sa ibang tao. Ayan po. So next po na kadalasan na nagihinder po sa atin para hindi maayos ang takbuhin sa ating mga buhay is next, complacency and mediocrity. Ayan. So complacency and mediocrity. Ang sabi nga po, ang sabi ni Yuta Hagen, we must overcome the notion that we must be regular. It robs you of the chance to be extraordinary and leads you to the mediocre. And so, kadalasan po, pag yung mga kabataan, may mga project or mga schoolwork, siguro po naririnig nyo na rin po sa mga anak ninyo na nakapasa ka na ba ng project mo? Tapos minadali lang, no? Tapos sasabihin, oo, okay na yan. Okay na yan, basta may mapasa lang. Ganun po kadalasan yung mga kabataan ngayon eh. Basta may mapasa lang, okay na yan. Basta may grade, passing, okay na yan. Kahit hindi na yung, hindi na ako makapasok sa honor, okay na yan, basta makapasa ako. Pero, it robs you to be the chance to be extraordinary. So, dapat, hindi lang po tayo magsesettle for less. Dapat tayo po, gusto po natin, i-desire po natin na maging extraordinary po tayo, of course, for the glory of God. Ayan po. So, God has the best plan for you. So, aim for the best and never settle for less. So, kadalasan po kaya rin hindi tayo nakaka-achieve ng goals natin kasi nagsesettle po tayo for less. And hindi po natin ginagawa yung best natin. But God has the best plan for us. Of course, may magbuting plano po ang Lord sa atin. Pero kung hindi rin po tayo gagawa ng action para maging the best po tayo, hindi rin po yun mangyayari. Kasi of course, di ba nga po sabi, faith without action is dead. So, dapat tayo rin po ay gagawa ng action para maging the best rin po tayo and mapalaganap rin po yung plano ng Lord sa buhay po natin. So, make sure that in everything you do,
you give more, not less than your 100%. Dahil tayo po, ano, tayo pong mga Kristiyano, gusto po natin na makita po ang Diyos sa ating buhay. Dapat tayo rin po maging isang living testimony na we will do our best, we will give our 100% sa lahat ng ating gagawin. And of course, sabi nga po sa 1 Corinthians 10 verse 31, so therefore, whether you eat or drink, whatever you do, do it all for the glory of God. All, everything for the glory of God po yun. Ayan. So lahat po ng gagawin natin, hindi po tayo ang maitataas, kundi ang ating Panginoon. Ayan po. So next po is, kung ano po ba yung mga nakakapag-hinder sa takbuhin ng buhay natin, yung mga hindi po nakakapag-push atin. Recap po tayo. Una, fear and lack of self-confidence. Of course, yun yung pinakauna dahil kapag may fear tayo sa ating mga puso, we cannot start or hindi tayo makakapag-start. And hindi po dapat yan natin ialaw sa ating mga buhay. Next po, slothfulness or yung manana habit, yung kailangan gawin na ngayon, hindi na natin ipagpapabukas pa. And then yung ngayon lang is complacency and mediocrity. We'll do our 100% in everything we do, that we do all for the glory of God. And lastly, last but not the least, is lack of determination and persistence. So kadalasan po, meron po tayong lack of determination and persistence. Ayan. So ang sabi po, the race is not always to the swift, but to those who keep on running. Ayan. So the race is not always to the swift, but to those who keep on running. Ayan po. So ang race po, ang takbuhin, is hindi lang po yan para sa mga mabibilis. But to those who keep on running, yung mga patuloy na tumatakbo sa takbuhin. Diba po? Hindi, ang race po is hindi lang po yan para, hindi po yan pabilisan. Kundi, ano po yan? Yung, kung sino po yung magpapatuloy na tumakbo sa takbuhin. Reaching the finish line is always, is as important as to starting to run. Of course, kung tayo po ay tatakbo sa isang takbuhin, gusto natin na ma-reach yung finish line. Yan, ma-reach po yung finish line natin. And important po yun, just as yung magsa-start tayo. Yes nga, nag-start ka nga sa takbuhin mo, pero hindi mo naman natapos. Sayang naman yung tinakbo mo nung mga nakaraan, di ba po? Ang haba-haba ng takbuhin, ang haba-haba ng takbuhin po natin sa buhay na ito, pero hindi tayo nakapunta sa finish line. That's so sad because sayang naman lahat, di ba? Sayang naman lahat ng effort. Sayang naman po yung mga effort natin mga nakaraan and hindi tayo nakaabot ng finish line. So that's so sad. So sabi po, never quit, rise up, and after every failure, finish well. Yun po ang lagi natin tatandaan, never quit. We must never quit sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Yes po mga kapatid, nakapagsimula na po tayo sa ating deeper relationship with the Lord. We must never quit. Dapat kapag meron mga struggles and challenges sa buhay natin na dumadaan, dadaan lang yan, hindi tayo magsistay dyan. Di ba po? Dadaan lang po yan, hindi tayo magsistay sa mga challenges na yan. Dapat iba na yung approach natin sa ating mga challenges sa buhay. Hindi po yung porket na sasabihin na may, di ba po, may dumating na challenge. Tapos, sasabihin na, hala, yun na naman, pagsubok na naman. Kundi po dapat, pag may pagsubok, eh, kasama ko ang Panginoon. Hindi ako mag-aalala. Dadaan lang to and ito yung mag-reflect ng deeper relationship with the Lord. Ito yung magkakaroon ako ng deeper relationship with the Lord. Yun po yung mindset ko po eh. Kapag may challenge na dumating sa buhay ko, yun po yung mindset ko na magkakaroon na naman ako ng mas deeper relationship with the Lord. So, yun po yung lagi ko po tinatandaan kasi every time na may challenge po na darating sa ating buhay, ang Lord po, siya po ay mas tuluyan at lubos pang nagpapakilala po sa bawat isa.
Yan, kung tayo po ay nagkakaroon ng sakit at karamdaman, the Lord, alam na raranasan po natin that God is the God our healer. Kapag tayo po ay hindi po kapag nagkaka-shortage po tayo in our financial needs, nagpapatunay po that the Lord is our God, our provider. And kung tayo po ay meron pa pong mga pag-alala or may mga anxiety, tapos na-overcome po natin yon, nagpapatunay po that God is the one who gives us peace. He's the Prince of Peace. So every time na mga may pagsubok po tayo na dadaan sa buhay natin, always remember that God is, siya po ang masasandalan natin sa lahat ng ating mga pagsubok. And wag po tayong mag-quit in this race just because of that challenge sa buhay natin. Ayan, so in our conclusion po, ayan, sabi po, each of us has a God-given assignment. Ang bawat isa po ay merong God-given assignment. Therefore, strive to accomplish yours. Not falling short or giving up, wag po tayong susuko, so that in the end, God may say, eto po, sabi sa Matthew 25 verse 21, his master replied, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness." Diba po? Napakaganda na sa pagkatapos po ng takbuhin itong buhay na ito, we will see Jesus face to face and Jesus will say to us, "Well done, good and faithful servant." Yan po yung pinaka-goal natin sa buhay natin, na masarap pong pakinggan na si Jesus po mismo ang sasabi po sa atin na, "Well done, good and faithful servant." So that is our goal, and never quit po sa ating buhay, dahil yun po yung pinaka-goal natin, yung finish line natin, na makita natin si Jesus at the end po ng ating mga buhay. Ayan po, sige po. Let us pray po muna saglit. Let us bow down our heads and close our eyes. Hallelujah, Jesus. Lord, maraming salamat po sa inyong salita na binigay po sa amin. Lord, thank you for your message this morning. And Lord God, we pray na hindi po kami susuko sa takbuhin ng buhay na ito. We will finish the race, Lord God, and we will see you face to face. And Lord, we pray, tulungan niyo po kami na ma-overcome yung mga hindrances na ito. And Lord God, we will just focus on you. Thank you so much, Lord. And to you be all the glory, honor, and praise. In Jesus' mighty names we pray. Amen. Praise God. Hallelujah. Palakpakan po natin ng ating Panginoon. Napakaganda po ng message ng ating Panginoon sa ating lahat ngayong umaga. Meron po talaga tayong takbuhin, no? Sa buhay na ito, at nandun po sa dulo ang finish line, ang sabi po ng Panginoon, just focus our eyes on Jesus. No? Yung finish line po, si Jesus po, nandun po siya, naghihintay po sa atin. And i-focus po natin ang ating paningin sa ating Panginoong Jesus, hindi po dun sa mga bagay na nagiging hindrances or nagiging tawag ito, yung storbo lang sa buhay natin upang hindi po tayo makapagpatuloy sa ating lakbay sa buhay po ito, no? Yung even alam niyo po, ang dami kasing nangyayari sa buhay natin ngayon na nagiging hindrances upang tayo po ay mandupaypay, mawala tayo ng gana, di po ba? Minsan mainit, minsan malamig, di po ba? Minsan gustong-gustong makinig, minsan ayaw muna. Eh, hindi po kasi ganun ang nais ng Panginoon. Ang nais po ng Panginoon sa ating mga buhay, manatili po tayong mainit sa ating pananampalataya. At napakalaking tulong po talaga ng daily morning prayer and devotion, upang ang ating pong faith sa ating Panginoon ay na-exercise po natin, ano? Tayo pong lahat ay may mga iba't ibang uri ng pagsubok na pinagdadaanan. Wala naman pong isang tao dito na walang pagsubok. Lahat po tayo. Hindi po ba iba-iba yung kwento ng buhay natin, sitwasyon ng buhay natin,
Kaya po tayo ay nananampalataya sa Panginoon na siya lamang po ang makakatulong sa atin. Diba? Kaya sa umaga pong ito, tayo po ay sama-samang muli, manalangin, idulog po natin sa Panginoon ang lahat po ng ating mga hinaing, lahat ng ating problema, sakit, karamdaman, hindi po kung hindi man sa atin na sakit o karamdaman, sa ating mga mahal sa buhay, di po ba, na ipagkatiwala po natin sa ating Diyos. Sabi, trust in the Lord with all our hearts and lean not on your own understanding. In all our ways, acknowledge the Lord and He will direct our path straight. Praise God. Sige po, tayo po'y mag-pray. Father God, maraming pong salamat sa umaga pong ito, Panginoon. Sa 94 days, Lord, na amin pong sama-samang pananalangin, Lord, damang-dama po namin, Lord, mula sa kaibuturan ng aming mga puso, Panginoon. Lord, ang pagkilos ko, ang kalapitan mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Napakaraming mga bagay, Panginoon, ang amin pong na-acknowledge, Lord. Maliit o malaking bagay, Panginoon, pagpapala, Panginoon. Ito po ay aming ipinagpapasalamat po sa inyo. Maraming pong salamat sa buhay po ng bawat isa, Lord, na tunay na hindi nalilimutan, Panginoon, na unahin ka, Lord, kundi Panginoon, pagising pa lang ng umaga, piniprepare na namin ang aming mga sarili, Panginoon, para po sa gawain ito ng morning prayer and devotion. Lord, because we love you, Lord, we want to serve you, Lord. Tulungan mo kami, Panginoon, na ma-increase pa ng lalo, Panginoon, at mas maging malalim pa, Panginoon, ang aming pong faith sa inyo. Kayo na lamang, Panginoon, Lord, ang aming kinakapitan, ang aming pinaghuhugutan, Panginoon, ng lakas, Lord, sa lahat po ng nangyayari sa aming buhay, lalong-lalo na, Lord, sa panahon ngayon. Ikaw ang natitira naming pag-asa, Panginoon, sa aming mga buhay. Ikaw ang buhay namin, Lord. Patuloy, Lord, na panghawakan mo po ang buhay ng bawat isa. Lord, kami po ay nagsusuko ng aming mga buhay po sa inyo, aming Panginoong Jesus. We acknowledge, Lord, and we receive you in our life, Panginoon. You are our Lord, our Savior, our Master, our King. Maraming salamat, Panginoon. Lord, batid mo ang nilalaman ng puso ng bawat isa, Panginoon. Dito po sa morning prayer and devotion, may mga kahilingan, Panginoon. May mga hinihiling, Lord, lalong-lalo na sa kagalingan, sa sakit at karamdaman, sa mga himala, Panginoon, ng pagpapala. Lalong-lalo na, Lord, ang trabaho na hinihiling, Panginoon, financial na pangangailangan. Even, Lord, yung mga mental and physical, Panginoon, na panghihina, Lord, patuloy pang hawakan mo, Panginoon, ang buhay po ng bawat isa. Ingatan mo po, proteksyonan mo po, Panginoon, ang buhay po ng bawat isa, kasama ang lahat po ng miyembro ng aming pamilya. And we pray, Lord, ngayong umaga, sama-samang itinataas po namin ang buhay po ni Sister Ruby Tiongson sa kanya pong check up mamaya, Lord, sa kanyang ultrasound. We pray, Lord, na yung nakita na stone sa kanyang gallbladder, Panginoon, ito po ay wala na. Ito'y tinunaw mo na, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. We claim, Lord, complete healing, Panginoon, for Sister Ruby Tiongson in the name of Jesus. And we pray, Lord, for Sister Rachel Derama, Lord, sa kanyang check up this coming Sunday. Lord, na Lord, ito po, Panginoon, yung nakitang bukol sa kanyang matres, Panginoon. Lord, ito po ay, Lord, tutunawin mo, Panginoon, kakasangkapanin mo, Panginoon, ang mga gamot na ititake niya, Panginoon, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Lord, tulungan mo po, Panginoon, ang mga anak mo na ngayon po'y naguguluhan dahil po sa mga sakit at karamdaman na yan, in the name of Jesus. Bigyan mo sila ng kapayapaan, magpakilala ka sa kanila ng lubos, Panginoon, upang sa iyo sila umasa ng lubos. Maging Lord sa mother po ni Sister Ivy, we continue to pray, Lord, for complete healing, Lord, in the name of Jesus, in the name of Jesus. And we claim it, Lord, in the name of Jesus.
Lord, maraming salamat sa buhay po ng bawat isa na naririto po sa Zoom room, Panginoon, na inuna ka, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Pagpalain mo po, Lord, ang bawat isa sa buhay po ni Sister Susan, i-bless mo po siya, maging sa buhay ni Sister Ivy, maging kay Grant, kay Sister Lita. Lord, i-bless mo po si Sister Emmy Pineda. I-bless mo, Lord, si Sister Jonna Villarasa. Bless Sister Ruby Lacuna in the name of Jesus. Lord, bless Sister Liza, Sister Annalisa, and Sister Vivian. Bless them, Lord, in Jesus' name. Lord, bless Sister Ruby Tiongson. Bless Sister Jamaica. Bless Brother Philip. Bless Sister Joy Abad, Lord, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Maraming maraming salamat, Lord. Lord, prayer for blessings be upon Sister Arlene Paraiso. Lord, even Lord, kay Sister Ernie. Lord, kay Sister Ruby Gadnete, Lord, in Japan. Lord, bless them, Lord, with strength, Lord, sa kanilang mga buhay. In the name of Jesus, bless the life of Sister Cynthia De La Cruz, Lord, in the name of Jesus. Bless mo po, Lord, Sister Emmy Cabaltiera, maging kay Brother Jojo, Lord. I-bless mo po sila, Panginoon, higit pa sa inaasahan nila. Lord, i-bless mo po si Sister Roselle, maging Lord, yung prayer request niya sa kanyang anak na si Aldich, na makabalik ng muli sa Amerika, Lord. Lord, ikaw po, Panginoon, ang humipo at kumilos, Panginoon, sa buhay po ng kanyang anak na si Aldrich. In the name of Jesus. Lord, i-bless mo po ang buhay ni Sister Bing De Quino, ni Sister Malin De Guzman Manuel. Lord, i-bless mo po si Mars Aileen. Lord, in the name of Jesus. Ingatan mo po sila, Panginoon, in Jesus' name. Lord, bless the life of Sister Lala De Cara, Sister Lynn. Lord, pagpalain mo po sila, O Diyos, higit pa sa kaya nilang isipin, Panginoon, in the name of Jesus. Lord, bless the life of Sister Irma in the name of Jesus. Lord, bless the life of Brother Sip and Sister Huge. Bless the life of Sister Tonet, Sister Ruby Menyosa in the mighty name of Jesus. Lord, bless the life of Sister Avi and Sister Kel in Jesus' mighty, mighty name. Lord, bless the life of Gabo. Bless the life of Sister Bud Samson, Lord, in Jesus' mighty, mighty name. Lord, pagpalain mo po ang anak mo na ginamit mo sa umaga po ito, sa buhay po ni Dindin. Lord, pagpalain mo siya, Panginoon, patuloy, Lord, na ikaw po ang makita sa kanyang buhay. Kanyang puso po, Panginoon, ay hinihiling namin na ipagkaloob mo po sa kanya. Panginoon, maraming maraming salamat sa araw na ito, O Diyos. Pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa magmula sa oras na ito hanggang sa aming pagtulog mamayang gabi, Panginoon. Every step, Panginoon, na aming pong gagawin. At ano man ang gagawin ng aming mga kamay, pagpalain mo po, Panginoon. Pagpalain mo, pangunahan mo, Lord, ang buhay namin. Lalong-lalo na sa lahat ng aming mga tasks for today, in the name of Jesus. Panghawakan mo yung heart namin, Lord. Panghawakan mo ang aming mga mind, Lord. Magmula ulo hanggang talampakan namin, Lord. Pagpalain mo po ng lubos kasama ang aming buong sambahayan. Lord, bless the Philippines, bless Israel, and bless the whole world, Lord, in the name of Jesus. Lord, and we continue to declare the love of the Father, the grace of the Son, our Lord Jesus, and the sweet fellowship of the precious Holy Spirit be with us all. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Praise God. Amen. Amen. Mga kapatid, meron po akong announcement. After po natin mag-picture taking, ngayon po ay Thursday, dire-diretso po tayo for our exercise. Pero po, i-stop na natin ang recording. Kasi po, parang copyright, naka-copyright po kasi ng YouTube kapag po naririnig yung mga ating mga tugtog doon sa Zumba. Yan, praise God. So,